Merong kakaibang features ang Play GB6 na wala sa ibang cooler. At ang pinakadagustuhan ko pa sa cooler na to, hindi tumatama yung mga power button kahit anong phone pa ang ilagay ko. Pero effective kaya to pagdating sa gaming at mapapalabig niya kaya ang Tecnocamon 20 Pro 5G, isa sa mga pinakamainit na cellphones ngayon. At lalaroin natin tong phone na to na may cooler at walang cooler. Kaya samahan niyo ako sa video ng ito at marami kayong matutunan. At sa mga hindi pa nakasubscribe, it's better na subscribe ka na para sa mga ganitong unboxing reviews katarantaduan sa channel na to. So bago ang lahat, yung box muna natin. Meron tayong black box dito. Then sa loob ng box meron tayong mga manual tsaka documentation. At meron tong kasamang type C cable na may kasamang bulaklak. Then syempre ito na nga yung cooler natin. Sa gitna akong mapapansin nyo, may logo tayo ng FlyDG. Then may grills to para dun sa hair intake niya. At syempre sa may gilid makikita natin yung heatsink dyan. Yan, kulay blue siya at nakapalibot dyan. Then yung position ng type C port na gustuhan ko kasi katabi siya ng heatsink. Unlike sa ibang cooler o yung dating FlyDG V5, nasa ilalim ng clip yung type C port nun. May tendency kasi sometimes na mababasa yung type C port natin kapag nagmamoist yung cooler. So dito hindi mababasa yan dahil maganda yung position na nilagay nila dito. Then sa taas naman ito yung power button natin. Sa clip naman sa taas lang at matibay yung clip nito unlike dun sa inambox ko dati na Red Magic na cooler. Diba nung nakita nyo yung video na yun, hindi maganda talaga yung materials na ginamit dun. So dito ang nagugustuhan ko sa mga FlyDG na cooler as in talagang matibay yung materials na ginagamit nila. Hindi mong masasabi talaga na pipitsugin yung mga materials nito. So syempre sa back nandito yung rubber plate natin at may kalakihan din siya. Hindi naman siya ganun kalaki as in saktong sakto lang talaga. Pero ang pinaka number one na nagustuhan ko dito sa mga gatong cooler, yung clip nila. Dahil hindi tumatama yung mga power button ng mga cellphones ko o yung mga volume rocker kapag FlyDG yung gamit ko na cooler. As in talagang tamang-tama yung tabas talaga nito. Hindi talaga tinatamaan yung power button o kung anong mga button nang meron sa atin. So kung mapapansin nyo kahit i-slide natin yan, hindi talaga tumatama yung power button at hindi hassle. Ang kinaganda ng isang cooler na hindi tumatama yung power button, may itatabi natin yan sa camera module ng isang phone dahil nandun yung part na umiinit talaga. So good thing talaga na maganda yung mga clip na binibigay ng FlyDG pagdating sa mga ganitong cooler. Ngayon kapag nabuksan na tong cooler na to, meron tayong makikita na kulay blue lang dyan na LED. So hindi siya RGB, talagang ganyan talaga yung kulay niya. Pero may mga tatlong modes naman yan, mamaya i-demo natin yan. So ang cooler na to is medyo malakas talaga. Ang kailangan ng power nito is 20 watts lang naman. Kung may mga charger kayo na mas mataas pa doon, okay na okay lang naman. So meron tong second fly OC technology. Ibig sabihin na no-overclock nila tong phone cooler na to. So meron din tong smart temperature control para hindi nga siya masyadong mag-moist. So parang AI modes, parang ganun. Gaya nga ng mga Black Shark Pan Cooler Pro version, meron tong application para makontrol natin yung lamig at makontrol natin yung ilaw. So mag-download lang tayo ng FlyDG Center app sa Play Store at i-connect natin tong cooler natin through Bluetooth. So kapag na-connect na tayo, makikita natin yung temperature ng cooler natin. Yan, meron tayong radiator temperature. Then sa settings naman, meron tayong mode dito para kung gusto nyo na AI mode lang o kaya fixed lang yung power niya. Ibig sabihin ng smart control, siya yung magko-control depende sa phone mo para hindi nga siya mag-moist sa tamang-tama yung lamig na ibigay niya. Pero kapag nilagay natin dito sa fixed power naman, ikaw naman yung magko-control kung gaano kalamig. Actually, scroll mo lang yan hanggang dun sa max. Pero sa pag-test natin ngayon, lalagay natin sa max para makita natin yung potential at kakayahan ng cooler na to. Then sa ilaw naman, may mga tatlong modes to. Meron tayong flow. At nagugustuhan ko yung flow effect nito. Yan, parang makikita mo na umiikot yung fan niya. Parang ganun yung effects niya. At ang kulit. Then sa breathing naman, yan, parang siyang huminga. Siyempre, breathing nga. Then sa always on, naka-on lang yung LED light niya. So dati naka-on lang to, pero mas nagugustuhan ko yung flow na to ngayon, mas astig siyang tignan. Then dito naman sa auto protection mechanism, yan, meron tayong overcooled protection. Kapag yung phone cooler natin below siya sa 2 o 3 degrees Celsius at naramdaman niya yan ng ilang minuto, bigla na lang mamamatay yung fan natin para hindi masyadong lumamig yung cooler niya at hindi mag-moist yung cooler. Then sa baba naman, meron siyang overheat protection at hindi mo mapapatay ito, talagang nandito na sa phone cooler na to. Yun yung sinasabi ko na wala sa ibang cooler may overheating protection to. Ibig sabihin kapag tinakpan natin yung fan niya at wala siyang makukuhang hangin, ibig sabihin mag-overheat kasi to eh. May nangyari na sa phone cooler ko dati na dinapa ako siya. Kundi ako nagkakamali, Black Shark Pan Cooler Pro yun na version 1. So dinapa ako siya tapos nag-overheat siya kasi hindi siya nakakakuha ng hangin. So dito kapag nangyari yon at dinapa natin to at hindi siya nakakakuha ng hangin, automatic na mamamatay tong cooler na to at hindi siya mag-overheat. Yun yung kagandahan sa
cooler nito kapag hindi siya nakakuha ng hangin. Sobrang maganda yung overheat protection na yon na hindi ko nakikita sa ibang cooler. At last naman sa apps niya, pwede nating i-updates to through Bluetooth. So may mga updates pa yan para mas updated pa yung cooler natin. Nung hindi ko pa tinetest yung overcold protection nito, ang nakuha kong temperature dito, yung sobrang lamig niya talaga is nasa negative 1 degree Celsius. Kundi ako nagkakamali talaga, negative 1. So yun yung nakuha nating temperature dito sa cooler nito. Ibig sabihin na malakas talaga siya at saktong-sakto lang sa mga phone na ganito. Sa mga natatakot naman baka mabasa yung loob ng phone nila o kaya mag-moist yung phone nila, huwag kayong matakot kasi walang condensation na nangyayari sa loob ng phone nyo. At sa phone cooler nito kasi meron siyang overcold protection kaya hindi naman siya mag-moist ng todo o hindi talaga magbabasa yung phone nyo. Ngayon, itest natin ito sa Mobile Legends gamit yung Tecnocamon 20 Pro 5G. Alam nyo naman sa mga nakasubaybay sa channel ko, ang Tecnocamon 20 Pro 5G medyo mainit talaga. Kung dati nakakuha ako ng mga 45 degrees Celsius, minsan lumalala pa yan. So dito sa phone na to, mas magandang itest talaga yung mga gantong cooler. So ngayon, maglalaro tayo sa Mobile Legends. Ang settings natin dito is ultra na para ma-maximize natin yung temperature at makikita nyo rin yung mga FPS graphs dyan para malaman natin mamaya kung talagang nagbago yung performance nito na may cooler tsaka walang cooler. Which is alam ko naman yung sagot dito na talagang effective yung mga cooler natin. Pero titignan natin yung Flyknit GB6 pagdating sa phone na to. Dito sa laro na to, ang ginamit natin dito si Mia. At ang matches ko yata dito is nasa 1,300. So marami-rami talaga. Ang playing ko naman dito, although hindi siya pumapalo ng 120, dapat in-expect ko talaga na pumalo siya ng 120 kapag nasa ultra graphics siya. At lalong-lalo na para makuha natin yung settings na yon, yung phone nyo mismo is nasa 120Hz na refresh rate din. So dito ang FPS natin dito is naglalaro siya ng 60 to 80 kapag walang kalaban, pero kapag clash na, nag-dip siya ng 40 FPS, which is okay pa rin kasi hindi naman talaga frame drops para sa akin yun pagdating sa Mobile Legends. Goods pa rin yung 40 FPS nito, wag lang talaga yung 30 pababa. So dito hindi naman siya stay talaga dun sa 40, medyo nag-dip lang siya ng isa, pero kapag marami nangyayari talaga, medyo bumibitaw siya ng 40 to 50, mga ganun, which is okay na okay pa din. So ang nagustuhan ko dito sa Tecnocamon 20 Pro 5G pagdating sa Dimensity 8050, okay na okay siya sa laro nito kahit nag-init siya. After playing games dito sa Mobile Legends, ang nakuha nating FPS dito nasa 69 FPS. Yan, 69. Tapos yan, may makikita kayong graphs dyan kung saan pumapalo talaga yung mga FPS natin. Pero lumulundag naman talaga siya sa 18, mga 90. Hindi natin nakuha yung 120. Then ang nakuha nating temperature pagkatapos ng laro is tumataging ting na 47.5 degrees Celsius. Sobrang init talaga niyan, intense talaga. Parang kapag ganito yung temperature mo, sasabog na talaga utak mo. Ngayon, gamitin na natin itong Flyknit GB6 kung gano'n siya kalamig o gano'n kaganda yung performance nito. At check natin kung gaganda ba yung FPS pag may phone cooler. So, parehong settings pa rin, ultra pa rin, tapos naka-max yung cooler natin para mas malabigan nga itong phone na to kasi sobrang init nga. Sa paglalaro ko naman dito, ginamit natin si Karina. Actually, paborito ko talaga itong si Karina na to. Talagang magaling talaga. So, basic lang yung mga alam ko sa Mobile Legends. Hindi ako masyado sa mga assassin talaga. Pero dito sa part na to, nakukuha naman natin yung pag-attack dito sa Karina. So kung mapapansin nyo, nakalagay yung phone cooler natin sa tabi ng camera module. Then sa FPS, maganda yung nakukuha ko dito. Pumapalo na siya ng 90 to 100. Paminsan-minsan nasa 80, mga ganon. Pero hindi siya stable. Parang naglalaro siya sa 60 to 90 pa rin. Hindi pa rin natin nakuha yung 120 dito habang naglalaro tayo ng Mobile Legends. Which is, dun sa paglalaro ko dun sa Mia kanina, mas nagugustuhan ko yung FPS na nakukuha ko dito kasi pumapalo nga siya ng 90 to 80, mga ganun. Dun siya naglalaro, 70 to 100, dun siya naglalaro. Unlike kanina, parang nasa 60 to 70 siya. Ibig sabihin na naging effective yung cooler natin pagdating sa mga FPS frames na ganito. So minsan pumapalo siya ng 100 talaga at nag-i-stay lang siya to 80 to 100. After 14 minutes o 15 minutes na gameplay dito sa rank mode ng Mobile Legends, nakakuha tayo ng 38.8 degrees Celsius, which is effective naman talaga. So napapalamig niya. At depende rin yan sa room temperature natin, kung tag-ulan talaga, talaga mapapalamig niya. Pero kapag mainit talaga, medyo mahirapan din yung cooler natin. At depende rin sa cooler natin yan ha, kasi itong cooler na to is malakas-lakas talaga. 20 watts ba naman, tapos naka-overclock, yun yung kagandaan sa cooler na to. So kung napapansin nyo sa graphs natin, ang average na FPS natin kanina is 69, di ba? Ngayon ang nakuha nating average na FPS nung may cooler tayo, gumanda na siya kasi 100 FPS yung nakuha nating average. At kung makikita nyo yung graphs dyan, napakaganda na
nung may phone cooler. Unlike dun sa walang cooler, ang pangit ng graphs natin tapos ang pangit pa ng temperature. Imagine nyo na wala tayong phone cooler, ang nakuha natin is 47.5 degrees Celsius versus dito sa may phone cooler na 38.8 degrees Celsius. So, masasabi ko na effective to talaga. At nagugustuhan ko talaga yung Flighty GV6, lagi kong gamit to. Kumpara dun sa Black Shark na phone cooler 3 Pro, hindi ko masyadong nagagamit yung mga Black Shark ngayon kasi sobrang hassle kasi tumatama yung power button. At ang masasabi ko sa cooler nito, number 1 ko talaga siya. Dun sa nakaraan na Flighty GV5, talagang nagugustuhan ko siya. Lalong-lalo na ngayon na mas maganda yung cooler nito kumpara ko dun sa mga Black Shark. So, number 1 ko talaga to ngayon this year. At ngayon, kinontakt tayo ng Flighty GV Philippines. So, magbibigay sila ng isang phone cooler na Flighty GV6 din. So, abangan nyo yung giveaway natin sa mga next videos natin. Baka kayo na yung manalo. So, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Then, meron tayong upcoming na Flighty GV6X na One Piece Edition at controller, Vader 3 Pro yata yun. So, check natin yan kung maganda ba yan. At feeling ko naman na maganda yung B6X kasi RGB yung lights nun, unlike dito na color blue lang. At marami tayong pag-uusapan dun sa video na yun, lalong-lalo na kasi magnetic cooler siya. Kung pwede ba sa mga Android na hindi dumidikit yung back panel, mga ganun. At alam ko may plate naman yun. So, marami tayong pag-uusapan na ganun. So, abangan nyo yung review ko na yun. At mamimigay nga tayo ng Flighty GV6 sa next videos natin. Kaya abangan nyo rin yung next videos natin. Doon ko bibigay itong Flighty GV6 na galing mismo sa Flighty GV Philippines. So ayun, highly recommended ko, number 1 ko ngayon itong phone cooler na to. At talagang nagugustuhan ko yung ganitong design. Yung official link ilalagay ko na lang sa description. At sana nakatulong ako sa inyo at huwag nyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon para sa mga itong unboxing, reviews, katarantaduan sa channel na to. So once again, this is Paul.